sa kanyang pag-iikot, marami na agad na nakitang paglabag si DNR Secretary Roy Simato tulad na lamang ng mga estruktura sa ilang lugar na dapat wala dahil timberland area. Kailangan mayroon siyang application ng plug-tee ba? Plug-tee. Yeah. For ano, yung forest land agreement for tourism. That's the meaning of plug-tee. Baka ito nag-apply at saka in-approvehan, pwede yan. But they have to pay the government monthly. Yung una nakit ng problema ni Pangulong Duterte dito sa Boracay, yung sa tubig madumi daw. Pero sa inspeksyon ng DENR, mukhang nagkapatong-patong na yung nakita nilang suliranin dito sa isla, kabilang na yung mga illegal settlers, yung violation dun sa easement rule. Dapat kasi from the shoreline, 30 meters, walang struktura. Pero marami nang nakita si General Simato, Secretary Simato, na nagva-violate ngayon pa lamang. Siyempre may problema rin ng basura. May mga nakita na si Simato ng mga estrukturang hindi uubra. Hindi niya nagustuhan na may inukap ang bahagi ng bundok para magkakalye. May mga tila pasilidad din na nasa mismong natural formation ng mga bato. Hindi rin daw uubra ang mga maliliit na estrukturang ito na tambayan ng mga turista dahil paglabag ito sa easement. Sa mismong Boracay, sumukat din ang DENR ng 30 meters mula sa shoreline. Lahat ng pumasok dito, gigibain. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kalapad yung masasakop. Dito nagmarka na si Secretary Simato, 25 plus 5 meters. Lahat ng madadaanan natin from that point, dapat daw sabi ng DNR, wala. So ang pinakamalalang mangyayari, i-demolish lahat mula doon hanggang dito sa Pampang. Lahat yan, gigibayin. Ayon sa Boracay Chamber of Commerce, susunod sila sa anumang ipag-utos ng DNR tungkol sa mga strukturang nasa loob ng 30 meters. We should follow what is good for the and best for the island and for the many, and especially for tourism. Mismo si Pangulong Duterte ang nagbatang ipasasara ang isla kung hindi maayos ang samot-saring problema nito sa loob ng 6 na buwan. Joseph Morong, GMA News.